Yo, what's up, mga homes? So, mga homes, no? Ngayon, ng araw na to, magbubuo tayo ng Banshee. So, ayan siya, no? Ito yung mga nakaraang video natin na binaklas natin. Ayan. So, kompleto na lahat ng parts niya. Napinturahan na lahat. Ayan yung gulong niya. Pinturahan na. Tapos, ayan yung mga parts niya, mga homes. So, ang gagawin natin ngayon dyan, unti-untiin natin ng ano yan, ng assemble yan. Mga homes. So, mga homes, no? Panorin nyo lang yung video kung paano natin bubuoyin yan. O, simulan na natin, mga homes. So, ayan mga homes, no? Bago natin salpak yung makina niya, check muna natin yung mga bracket, mga tornilyo na gagamitin niya para dire-diretso yung pagsasalpak natin ng makina. Kumpletuhin muna natin mga homes. So mga homes, no, ito na yung mga tornilyo na kakailanganan natin para ma-isalpak natin yung makina. So, kailangan tapean muna natin to ng paligid niya para hindi siya magasgasan. Tapos kailangan natin ng kasama para magsalpak na itong makina, mga homes. So, tatawag muna tayo ng kasama, homes. So ayan mga homes, no, nakakuha na tayo ng ng kasama natin para magsalpak ng makina. So tapean muna natin. Makina lang naman medyo mahirap-hirap na i-ano dito eh. Madali na lang, may kabit mo makina. Kabit mo lang, dire-diretso na yun. Ano, doon ko muna sa, doon ko sa kabila. Kaya mo? Oo. So ayan mga homes, no? Naisalpak natin yung makina. So yung mga bracket, sunod na natin yung mga bracket niya, mga homes.
So, yung mga homes, no, sa ganitong project talaga, hindi natin minsan maiwasan yung, halimbawa, magasgasan yung pintura o ano. O, ang pwede na natin gawin dyan, talagang iingatan lang talaga natin na hanggat maaari, wala siyang gasgas, mga homes. Kaya kailangan hanap tayo ng kasama para pagsalpa. So, ito mga homes, no, kinakabit ko na yung mga ano. So, hindi muna natin ito iikitan, itong mga tornilyo na to. Kailangan ma-set muna natin lahat bago natin i-fix yung mga tornilyo. Ayan mga homes, no? Simulan na natin yung pag-iigpit. Dahil naisalpak na natin lahat ng tornilyo ng bracket niya, mag-iigpit naman tayo ngayon mga homes. Na natin lahat ng mga tornilyo niya. Pag manual naman tayo ng ano ng paghihigpit mga homes.
hindi na natin ito ginamitan ng torque wrench, mga homes. So, ginamit ko lang dito, power torque. Yung lakas mo lang, ayos na yan. Hindi naman kailangan talaga. So, higpitan lang natin siya yung tamang paghihigpit lang. Ano lang, sa paghihigpit ba, pulsuhan lang, pulsuhan mo lang. Depende naman sa laki ng tornilyo eh. Okay. So ayan oh. So pwede na natin itong naikita na natin yung mga tornilyo niya, yung mga bracket ng engine. Pwede na natin tanggalin itong tape. Yan mga homes, so naikabit na natin yung makina niya. Ang isulod naman natin yung kanyang swing arm, mga homes. So salpa ko muna itong swing arm. So ayan mga homes no, bago natin salpak tong swing arm, linisin muna natin tapos i-lubricate natin siya mga homes. So yung bearing niya dito sa loob yan, lubricate din natin yan para swabe siya pag ipinasok. Kasi pag hindi natin nilagyan ng grasa to, may tendency siya na pagdating ng araw, eh kakalawakin siya. Kaya kailangan i-lubricate natin mo. Kailangan ganun karaming grasa mga homes. Yung sakto lang. Sasalpakan natin ito. Pag may lubrication siya, swabing-swabing lang siya pumasok.